nangungontrato yan ng school building. Ito, isa ito sa mga kailangan nyo para makatipid. Yung ang high school, ang level gano'n? Ayan, ito 75. Si papaliwanag ni Foreman. Ang college, ang level yan, ang taas, 75, ang level. Galing sa Floreng. Galing sa Floreng. Tapos, mataas, masukol ka na yung 4, 8. 4 feet, taas. Galing dito. Galing dito naman. Galing sa Floreng, 75. Tapos, galing dito, 4 feet. 4 feet. Okay. Tapos, ang sukat, mukukuha mo ng sukat, ang lapad kang plywood, yung 8 pie. Mukha ka ng sentro. Okay. Ilang ano plywood? Ay plywood o lawanit? Dalawang lawanit. Dalawang lawanit. Isang plywood. Pinterview ko. Oo. Nakaduha na ini. Oh, sige. Tapos, dalawang lawanit. Lawanit muna. Plywood o lawanit? Lawanit, isang plywood. Plywood, tapos lawanit. Okay. Ito yung pinaka main na foreman. General foreman niya, no? Yan po. Pag siya nagsahod, nasahod siya kaya? Nasahod siya. Hindi. Tapos yung framing niya, framing. Anong distansya? 30. Ah, ito 30. Ayan, pataas 30. So, itong vertical. Vertical. Ilan yung sukat? 24. 60. Ito yung horizontal, 30 yung vertical, 60. So, umubos tayo dyan ang sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na vertical. So, 1 meter ang haba, ang hangin. Bago natin lagyan ng board, maglalagay tayo ng ito, pangpatibay, hanger. Ito yung taga-lagay natin. Magaling to. Taga saan ka, boy? Bandan pa. Bandan. Tapos, dito sa side. Sa side. Dito po sa side, yung sukat nito 40. Tapos yung cover plywood lang, isang single na layer na plywood. So yung sukat niyan, yung pahaba 8. 28. Oh, di pali di size big. Alright, ganyan. Ganyan po yung ginagawa sa tawag ito, blackboard. So, tatanungin natin si Kuya Kim. Mas madali yung gawin kung sa kahoy. Sa kahoy, dalawang na lang yung nagawa. Kesa, ikal pa rin, sa araw na, dalawang magagawa. Dalawang araw. So, dalawang araw sa kahoy. Sa paring. Sa paring, isang araw lang. Isang araw lang. Dalawang magagawa. Sa kahoy, ang paggawa mo sa kahoy, dalawang araw, kalate, kahoy. Okay. Ito yung pinakahuling tanong natin kay Foreman Pugi. Bakit tinawag yan na blackboard? Pero ang kulay green. Ito na po yung kinalabasan nung ginagawa nating blackboard. Kulang pa to ng pintura. So itong siding na to, tulad ng nabanggit natin, ordinary plywood lang yan. Tapos dito sa itong pinakaibabaw, lawanit yan o lawanit. Bala kayo kung paano nyo i-pronounce.
Pero dito nakasanayan ko kasi lawanit. So pipinturan pa yan ng kulay green. Tsaka siyempre yung masilya. Yung kabilaan niya na siding plywood. Tapos yung takip sa ibabaw sa ilalim plywood din. Ngayon yung sukat nito yung sinabi natin kanina 40 yung sa gilid, tapos yung sa bandang gitna 12 cm, so sobra-sobra ng halos 5 pulgada. Okay, so gumamit tayo dyan ng dalawang piraso ng plywood saka lawanit. Okay, so dalawang layer po yan, plywood muna tapos papatungan ng lawanit. So bali apat siya, dalawang dugtong. Yan po yung paggawa niyan. Kung nakikita nyo po, medyo pakurbada siya dahil magkaiba yung sukat niya sa gitna saka sa gilid. So dati-rati yung mga ginagawa nito, sinusunod yung sa spec, yung sa plano. Kaso ngayon medyo nag-evolve na yung mga kagamitan natin. So pero pina-approvean muna yan sa DPWH. Meron niyang basbas kasi baka ma-reject kung hindi pa pa-approvean. So ganito yung ginagawa na ngayon kasi mabilis yung trabaho. Saka mahirap din kasi yung paghahanap ng mga good lumber. So dito medyo madali lang na hagilapin yung materialis nito. Kaya sa mga nangungontrata dyan ng ganito, yung mga school building, pwede nyo itong sundan para mapadali yung trabaho nyo. Pero dapat papa-approve nyo din doon sa implementing agency kung saan kayo nakabase. Okay? Pero doon sa mga viewer natin na nagdi-DIY at nagawin dito sa channel natin, hindi po ito pwede sa inyo kasi pang contractor lang to. Unless na gusto nyong lagyan ng blackboard yung bahay nyo, diba? Sinare ko lang to kasi para dun sa mga contractor. Baka kasi hindi nyo pa alam yung madaling diskarte sa paggawa ng blackboard. So pag nakita nyo to, pwede kayong makatipid sa trabaho at sa materialis. Okay po, so dito na lang po tayo at maraming salamat po sa inyong lahat.